Andrew, sabi sa akin ni Ate Alisa, may copy daw siya ng mga logo. Ando doon daw sa tent. Hanapin natin yung mga kailangan natin. Sandali lang, Mumay. Bakit, Andrew? Magpapasalamat muna ako doon, oh. Kay Uncle Mickey? Oo. Siya kasi yung tumulong sa akin nung kinuha ko ng guard. Nakausap na namin ng distributors ng organic toys para sa Oplan Alis Plastic Project. At willing silang gumawa ng toys para sa Funland. At immediately, ilo-launch na nila ang mga laruan. Yes, ma'am. In fact, the team came up with a very efficient and effective plan. Para pabanguhin ang image ng Funland sa mga tao, they came up with what is called the Oplan Alis Plastic Project. Para makita nila na hindi lang kasiyahan ang concern ng Funland. Na instead, tayo ay isang institusyon na nangangalaga hindi lang sa pamilya, kundi pati rin sa kalikasan. Sa madalit salita, we are taking the image of Funland to a whole new level. So, paano na yung Hillary Dolls na nabenta na? Anong plano nyo doon? Gumagawa ng strategy ang marketing. At lahat po ng bumili ng Hillary Dolls, maaari nilang papalitan ng organic toys natin. Nang sa ganun, makalimutan nila ang issue tungkol sa Hillary Dolls. So, mawawala ng Hillary Dolls sa market? Yes, ma'am. Sige. Okay na ako sa presentation nyo. Act on it as soon as possible. Well, I guess, Justin, congrats! Congrats, Justin. Justin, ikaw ang nakaisip nito? Opo, auntie. Oh, papunta na dyan. Checkin yung mga rights dyan. Magandang araw po. Bakit? Gusto ko lang po magpasalamat sa tinatanggol niyo po ako. Yung hinulog po ako ng gwardiya. Wala ka naman. Pero anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat di ka na pupunta dito? Dinala ko lang po dito yung kaibigan ko, si Ate Alisa. Tsaka po, dito po nagtatrabaho yung ate ko, si Ate Brittany. Kahit na. Kaya ako napapahamak eh, dahil kung saan-saan ka nagsusuot eh. Sige na, umalis ka na. Baka mahuli ka na naman ng mga guards. Sige na. Hindi ka na, Mama. Okay. Ngayong naayos na natin ang problema sa Hillary Dolls, may isa pa akong assignment para sa inyong lahat. Ano po yun? Gusto kong alamin ninyo kung sinong nag-leak sa media ng tungkol sa Hillary Dolls. I cannot tolerate traitors in this company. Kawawa naman itong Hillary Dolls, no? Abay, hindi ka pa nag-iinit sa market eh. Eh, pinull out ka na agad. Eh, ang dami pa naman natutuwa rito sa Hillary Dolls, mga bata. Kakaloka pa, kawawa ka naman. Akin na nga yan. Talagang inaasar mo pa ako eh. Ano ka ba naman? Huwag kang ganyan. Tignan mo, yung aura mo nagbabago eh. Numinega ka ng konti, te. And to make matters worse, si Justin pa talaga nakaisip ng paraan para masolusyonan natin yung problema sa Hillary Dolls. Parang unconsciously, tinanggal niya yung mukha ko sa Funland. At ang nakakaloka, nakaganti si Justin sa'yo nang hindi niya nalalaman. Mando, tigilan mo na ako ha, sa pang-aasar mo. Ano ka? Halika ka nga rito, halika ka rito. Dito ka nga. Ibahin natin to, ibahin natin ang posisyon mo ha. Change location. Dito ka para mag-iba yung aura mo. Ayan. Upo ka dyan. Easy ka lang. Aba, o dito naman ako. Ha? O, ayan. Oh. Ano? Yung pinagagawa ko sa'yo, nagawa mo na ba? Naglibot ako sa buong Funland. Hindi ko nasense ang multo. Ibig mong sabihin? Napaalis na natin siya? Or natakot. Baka natakot. At naghahanap ngayon ng ibang lugar na bubulabugin. O baka naman dumiretso na ng bahay mo yung multo at hinihintay ka. Naku, Mando, ha? Kapag nangyari yan, sinasabi ko sa'yo, kahit maubos ang lakas mo, itatali ka sa bahay namin, mapuksa mo lang yung multong yan. Ano ka ba naman, Hillary? Mag-isip-isip ka nga.
Si Justin lang ang tanging link natin sa multo na yan. Kaya kung papaalisin mo pa si Justin, paano natin matatrack yung multo kung nasa na siya? Eh, paano pag malaman ni Justin ang tungkol sa pagkuha ko ng funland sa kanya? Teka nga, isa-isa lang ha, at this point, ipit ka na eh. So ang dapat nating i-prioritize ay yung paghahanap sa multo bago natin i-dispatcha itong si Justin. Umay, ba't ganun yung angle mo? Parang ang sungit. Hindi ko nga rin alam, Andrew eh. Alam mo, hindi naman ganun yung angle namin. Hindi ko nga alam kung bakit kanya sinungitan. Andrew, mamay, ito yung ibang logo na na-research ko. May familiar ba kay mamay? Ate Alisa, wala eh. Wala daw po eh. Kailangan pa siguro natin maghanap. Huwag kang mag-aalala, Justin. Hindi tayo tutigil. Ang importante, may lead tayo sa paghahanap sa mga mga. Ma, okay na po ang lahat para sa launch ng Offland Alis Plastic. May mga articles na din po tayong lumalabas sa mga newspapers. Good job, Gary! Siya nga pala, Ma. Meron po sana akong ikukonsulta sa inyo. Dahil la-attend po ako ng Media Relations Conference para naman mas may dadagdag po akong PR nun sa kumpanya natin. Maganda yan, baby. Alam mo, Gary, napapansin ko, parang ganado ka sa pagtrabaho ngayon, ah. Ma, medyo inspired po kasi eh. Si Alisa? Kilala niya po ako, ah. Ma, boto po ba kayo kay Alisa? Kahit sino ang mahal mo, baby, susuportahan kita. Lalo na't maganda ang epekto niya sa'yo. Thank you, Pama. Ano ko ba naman, Ate Momay? Ang dami-dami natin problema. Yan pa rin yung iniisip mo. Alam mo, JK, alam ko naman na gusto mo si Ate Alisa eh. Pero bakit di mo pa siya nililigawan? Ligawan mo na kaya siya? Sabi po ni Momay, gusto niyo naman daw po si Ate Alisa, diba? Bakit hindi niyo pa siyang ligawan? Hindi naman yung ibig sabihin ko. Ang sinasabi ko lang, ayoko nang maging komplikado yung buhay ko. Lalo na't niligawan ni Gary si Alisa. Alam mo, JJ, hindi pa naman sinasagot ni Ate Alisa si Gary, ah. Hindi pa naman daw po sinasagot ni Ate Alisa si Gary, ah. Huwag niyo na akong kulitin. Alam mo, JJ, hindi naman kita kinukulit. Gusto ko lang maging masaya ang buhay mo. Gusto ko lang naman daw maging masaya, eh. Alam mo, Ate Momay, masaya na ako kasama ka. Alam mo yung pag-ibig na yan? Makakapaghintay yan eh. Halika na, Miki. I've had a long day. Gusto ko nang umuwi. Miki! Miki! Oh, Mizari. May nakapa dyan? Oo naman, kanina pa ako dito. Ano pa nangyayari sa'yo? Bakit ulala ka dyan? Wala, pagod lang ako eh. Tara na, wintayo.